Itatanong ko ngayon sa iyo, bakit hindi ka pumayag sa gusto kong pag-ampon sa anak mong bunso? Parang mahirap po mawalay pa sa amin sa ang pamilya po. Parang mahirap sa amin ang asawa at kahit po kami naghihirap po, basta kami daw sama-sama, okay na. So ayun mga mahal kong viewers, ngayong araw ay nandito tayo ulit sa ating tinutulungan dito sa dulo ng Kapalonga. Medyo malayo na po ito, mga 20 or 30 minutes yung biyahe namin. Ito yung dinalaw nung nakaraan ni Mr. ni Marcos. Ayan. At kumustahin natin sila ngayon. Ito yung bahay nila oh. Ito po yung pamilya na may siyam na anak. Ayan. Tao po! Ayan. Nabalitaan ko din na yung tatay lang ang nandito at first meet po natin sa tatay ngayon sa siyam na anak. Ayan. Grabe na din yung bahay nila oh. Tinutubuan na ng ano, dahon-dahon. Magandang hapon, tay. Dito tay, mainit. Kumusta? Wala kang trabaho po ngayon? Wala po, nag-ano po kami ngayon nung pawid daw yan. Ay, nagpapawid? Mm-hmm. Kanino po yan? Diyan po, so may napagawa at gagawin pong bubong nila. Ah, okay. Sa, ibebenta nyo po yan? Ibebenta po. Ibebenta, yan yung extra mo, tatay. Oo, so, diyan po yan, so may ano, may ari po nitong lupa, nakikipag-ano lang po kami, pawiran. Ay, pagpawiran kayo? At sa pagbininta po naman po, hatian yan. Hati? Hmm. So, ibig sabihin, saan kayo kumukuha dyan sa may ano na yan, sasahan na yan? Grabe, patingin nga tayo yung ginagawa nyo. Ito ba yung ginagawa mo ngayong araw? Ilang araw ka nang gumagawa ng pawid? Ang gumagawa po niya, yung misis ko, tapos yung may-ari, ako po nakakuha ang ganyan. Ah, ikaw lang yung taga, ano? Ito yung ginagawa nila ngayon. Oh, parang business nyo na po ngayon yan, hatian po yan. Hatian lang po. Oh, maganda. Magkano ba yung isang ganyan, tay? 12 pesos po yan. 12 pesos? Ang isa po. O, di ibig sabihin, tagsi 6 pesos nila? Sa 100 piraso po, di mayroon po silang tigwa, ano, 600. Tig 600 nila. Maganda po yan. May mga nag-o-order na din po sa kanila. Meron po. Meron na, oo. Ano yan? Ilan yung nag-order sa kanila ngayong ano araw na ito? Ano lang po yan? Dalawa lang, ano, isa po, 50 at isa sa 100. Ay, ganun? Di parang, ano, 150 yung na-order ngayong araw. Maganda po yan. Matagal na po bang ginagawa nyo ito? Bilang, ano, business? Hindi po. Pag meron lang po na-order. At yung may-ari lang naman po ang inaano kami dito. Ah, okay. Oo. Di ibig sabihin, tay, kung sarili nyo yung gagawin, papabayaran pa ng may-ari? Hindi naman po, at mabait naman po yung may-ari niyan, basta linisan lang naman namin yan. Ah, ba't hindi nyo mapalitan yung bubong nyo, tay? Tanong ko lang po. Ayun nga po, hindi ko pa po maasikaso at gawa ng ano po ako sa hanap buhay. Lagi pong hinahanap pa namin budget. Oo. Pagkain po lang sa araw-araw. Mm-hmm. Ito po nakakaluwag dahil. Hindi pa nakakaluwag, ano? Mm-hmm. Yung 100 pieces po ba kasya na sa bubong nyo, tay? Oo. Ay, kasya naman na po dyan. Kasya na? Ano po? Yung bahay niyo, balita ko, tumutulo na din daw yan. Eh, natulo nga po at butas-butas naman ang pagpagan niyo. Oo, pag umuulan din pala yung ano, bubong niyo. Opo. Grabe naman yan. Paano po kayo natutulog pag umuulan ng gabi? Ay, hindi naman po doon na ano, dito lang pati dito. Diyan sa may bandang kusina? Opo. Oo. Diyan lang naman po. Ano. Oo. Di ba, day, ang dali lang naman niya pag umawa nito, bakit hindi niyo po mapagtulungan para ma-renovate yung bahay niyo, di ba? Ano po? Nakapokus ka sa pag-aanap buhay. Opo. Eh, di si misis, di ba? Paghapon, kuhanan mo siya ng ganito at siya yung mag-asimbol. Tapos pag ganito naman na wala kang pasok sa trabaho, wala kang ano, pwede naman ikaw ang maglagay, di ba? Para maayos yung tana ng mga anak mo. Ilan yung anak mo, tay? Shampoo. Oh. Shampoo pala. Siyam lang. Ah, siyam. Okay. Ayan. Akala ko naman, tay,
yan, itatanong ko ngayon sa iyo, bakit hindi ka pumayag sa gusto kong pag-ampon sa anak mong bunso? Parang mahirap po mawalay pa sa amin sa ang pamilya po. Mahirap. Pero di mo inisip tayo na magiging mas okay yung maging buhay ng anak mo? Iniisip ko naman po. Kasi tayo, sabi ng mga viewers natin, sa mga mahal kong viewers, ayun, napapanood, nababasa ko din yung mga comment nila. Tay, hindi masama ang magpaampon. Baka balang araw magte-thank you pa sa'yo kung may narating yung anak mo, naging maganda yung buhay niya. Siyempre, hindi mo pinagkait yung magandang buhay sa kanya, sa ibang tao. Pero kuya, para mahirap sa aming asawa at kahit po kami naghihirap po, basta kami daw sama-sama, okay na. Oo. Pero nabitiis mong nakikita yung mga anak mo na nag-uulam ng kape, nag-uulam ng asin, toyo, natitiis mo tayo? Natitiis ko po, pero para rin po ba ako naaawa, siyempre po, bilang magulang, gusto ko rin naman yung mapagandang katayuan ng mga bata, wala naman po akong magawa at ganito lang po ang buhay ko. Hirap, walang pinagkukunan, na-extra lang nga sa apang araw-araw. Ewan ko lang po. Kaya hanggang kailan yung kung may maaabot ang buhay namin. Pero hindi pa rin naman po ako nakawala ng pag-asa, basta nabubuhay po ko tayo. Oo. May pag-asa. Oo. Kasi sabi ng mga viewers ni Nanay, syempre siya yung unang na-vlog ko, sabi, baka magpasalamat pa sa iyo yung anak mo kasi hindi mo pinagkait sa kanya yung magandang buhay. Syempre, hindi mo yun ma-provide sa kanya, di ba tay? Ang ma-provide mo nga lang sa kanila, yan nga, ay pagsapalaran ka na balang araw maging okay din. Pero tay, sa akin, hindi kita pipilitin po. Hindi ko kayo pilitin ni nanay na ampunin yung anak nyo. Yun po ay share po lang kung gusto nyo. Edi, ayan, maganda po. Pero kung ayaw nyo, okay lang din po sa akin. Hindi naman po ako yung parang ako naman po ay parang inaano ko lang yung kalagayan ng anak nyo. Parang yan, sinabi ni nanay, nagsitigilan yung mga anak niyo, mga bata pa. Eh, yung isa po, yung nasa namamasukan niya yun, grade 10 po yun, magdi-dismaybe na siya, yung panganay namin. Oh, tingnan mo yun tayo. Tapos yung isa naman po, 18, nag-aaral pa naman po dito. Nag-aaral? Ay, yung 16 isang edad, grade 8 naman po, tapos yung nag-aaral pa naman po yung iba yun. Tinutuloy niya pa rin. Oo, pero may mga tumigil talaga at talagang hindi daw kaya, sabi ni nanay. Yung isa po, yung Rhea, yung may bukol. Yun po, nagtigil na talaga yun. Oo, yun nga din po yung gusto kong matuloy yung pag-aaral niya. Ngayong pasukan sana ipagpatuloy yung pag-aaral niya tayo kasi yung pambubuli na ganun, gawa-gawa lang naman ng mga kaklase. Kung yun yung malusutan niya hanggang matapos niya yung senior high, wala na po yun, maano na yun. Kung dalaga na sila, kung nasa senior na, wala na yung bullying na ganyan, wala nang ano, kasi mga dalaga na, syempre malalaki na yung mga klase. Ngayon pa lang siguro elementary, ganyan naman po talagang mga bata, di ba? Oo. Pero masama din sa loob mo tayo na binubuli yung anak mo pag punta sa school, pag ay, ano. Oo po naman, bilang baga po isang magulang, mararamdaman po ganatin yun. Liit yung bata, masakit po yun sa kaloobang ko. Ano yung sinasabi mo tayo pag nasusumbong yung anak mo sa'yo? Ito po, wala naman po magawat. Gawa naman po baga ng mga bata pa yun. Hirap naman po magsabi tayo sa ano, bata na. Oo, si nanay, napapasugod na pala minsan pag may ganyan na may nambubuli sa anak nyo. Oo po, at bilang po magulang, siyempre ramdam po niya ng ano niya sa anak niya. Oo. Talagang mabubuli po at meron naman po bagang ano. Karamdaman siya sa ganito, bukol. Oo. Inborn pala yun, tay. Opo, inborn po yun. Bakit kaya? Ano kayang nangyari? Ba't nagkaroon ng ganun? Awa ko lang po, baga ma'am. Ayan. So ngayong araw, dito ka lang sa bahay niyo po. Yan yung inaasikaso niyo, pawid. Opo, nakatulog nga po ako at nagbantay nung sanggol. Nakipag-meeting po yan doon sa plaza ngayon. Ah, okay. Nay, dito ka! Ayan, nandito na si nanay. Tinawag ng mga anak. So, ito yung kuhanan nila ng pawid.
Ayan. Dito ka po. Saan ka po galing, Nay? Galing po ng plaza. Ng plaza? Anong ginagawa niya doon? Ano po, meeting po ng barangay assembly po. Ah, may barangay assembly pala. May project ka pala ngayon, paggagawa ng pawid. Magkano po ang ano mo dyan, hati mo? Yung pong ano, 1-2 po ang 100 piraso. Eh, 600 po sa akin, tig 600 po kami. Nagagawa din yung may-ari? Opo. Tulong po kami. Tulong kayo. Pero kanilang po yan sasahan. Oh, kung ibig sabihin, Nay, kung sarili nyo, for example, yung bubong nyo ang magagawan, papabayaran pa sa inyo nung may-ari, yan? Yung po sa bibihin po. Oh, bibihin. Hindi naman po nahahingi ng malaki dali. Pag sasa po, kailangan po linisan yung puno. Ah, okay. Ibig sabihin, kung gawan nyo ng mga 150 yung bubong nyo na pieces, mga magkano kaya, Nay, ang ano nyo dyan, ibabayad? Ang isang sako po na ano, sasa, 50 po. 50? Di, estimate mo na yung 150 na yon, mga ilang sako po yun? Hindi ko binibila kung ilang sako po ang laman ng ano, kung ilang pawid po ang napapawiran ng isang ito sako. Ito po yung sako-sako na ito. Ilan na pong sako yan? Hindi po sako-sako yun. Ah, hindi. Ano lang po yung tampak lang po. Ah, okay. Oo. Pero sako dyan pala yung ano, yung inyotay, ano, yung pagbili nyo ng ano dyan, pawid. Pero sabi ni tatay, hindi na daw pinapabayaran pag kayo lang. Lilinisan lang po. Lilinisan po. Ay, yun po, pag may-ari ng loob ay kailangan pambili ng tinapay po bagay. Nagbibigay din po ako. Nagbibigay ka din. Mm-hmm. Oo, kasi kawawa yung bahay niya na yun. Sabi mo, pag umuulan din yan. Opo. Sinabi niyo dun sa mister ko kasi nagkasuya ako last time sa kanya kasi busy din ako yan. At gusto ko din kayo mapaabutan ng groceries. Mm-hmm. Kaya kinalabit ko na lang sa mister ko. Ayan. Kung gagawa kayo, di ibig sabihin parang maliles kayo sa ano, bayarin sa kanya. Oo. Kausapin niyo, Nay. Gawin niyo yung buong bahay niyo na 'yan at sabihin niyo sa akin kung magkano yung ipapabayad niya, ano? Opo. Para mapaayos natin yung bubong niyo at syempre dito sa kusina niyo. Kuhanan natin ng plywood kung ilang plywood yung kaya niyang kusina niyo para mapaayos naman kasi ipakita ko sa inyo mga mahal kong viewers, oh. Pakita ko sa inyo yung bahay, grabe. Tay, paano mo nagawa itong bahay na ganito, unique? Unique po, tagal na po yan. Matagal na. Po. Hindi mo naisipan, Tay, na i-renovate yung tahanan ng mga anak mo. Iniisip naman po, talagang wala pa po kaming ano. Wala pang budget, ano po? Oo. Pero ito, pwede naman po yatang lagyan ng mga kahit ganyan, yung pawid din na ganyan, di ba? Kaya lang po, tagilid naman na po. Kaya yan ay, kung sa ano po, gigibay na po, babaguhin na lang po. Ah, okay, hindi pwedeng ma-renovate. Ay, hindi na po. Okay. Ano naman na po siya, hilig na? Kiling na po, ano? Ano po ba yung haligi po? Gawa po yata. Putol. Putol na. Oo, wala bang kuha nandito ng mga ano? Ay, wala po eh. Diyan sa ano po, mga kahoy sa pakatan po eh. Bawal naman po yun. Yung malalaki na pang ano, haligi po, ano? Grabe yung hirap pala ng ano nila. So, ibig sabihin, dito sa mga puno-puno ng nyug na ito, wala kayong pwedeng maano dito. Ay, hindi po sila nagpapabili dito ng nyug. Awan ko lang po sa ibang nyug. Ah, hindi sila nagpapabili? Yun lang. Ang hirap dito. Ang layo kasi ng ano dito, ano? Ang layo din dito sa inyo. Pag bumili ka ng mga materyales sa bayan, grabe po ang biyahe. Malayo nga po. 150 daw ang tricycle. Mahal po talaga. Parang pumunta ka na sa Daet pag galing ka sa bayan. Sita po yung kasabi kung saan po bagay Arkilan. Arkilan na ano? Yan yung mahirap dito mga ano, mahal kong viewers. Mahirap yung transpo dito sa kanila. May gusto kang bilhin na materyales o anumang bagay na wala kang sariling service ay ganun yung mangyayari. Magbayad ka ng ano, ng Arkila.
Ayan, Tay. Kayo ba ni Nanay ay matagal ng ano dito tayo at nakakatakot yung mga nyug dyan? Matataas pala yung mga nyug dyan. Ilang taon na po kayo nasasama ni Nanay? Nay, dito ka. Ay, mainit. Dito tayo tayo. Walang pepeston. Wala tayong pepeston. Mainit. Matagal na po kayo magkasama ni Nanay. 21 years po. Tagal na ano. Eh, nakabuo din kayo ng siyam na anak sa 29 years. Panganay po namin ay 19 na po. 19 na yung panganay. 21 years. Wala pang asawa yun. Wala po. Oo. Anong niya, trabaho niya? Ito po, baga sa aquarium po, baga sa isda. Sa isda? Opo, sa aquarium. Nakikiamo siya? Opo, mga ngamuhan lang po. Magkano ang sahod niya? Lalaki yun? Opo. Tinititigan ako ng anak niyo. Hello! Hello! Inaabot niyo. Ayan. May ubo. Wawa naman, may ubo. Yun, natutulungan din naman po kayo noon nung anak nyo. Ay, kulang pa po baga po sa budget niya. Nag-ano nga po ako, ay wala pa po daw siyang ipon. Walang ipon? Grabe ano. Sabi ko ay pag-ipunan yung, sa ikutulungan kami pag-ano ng bahay, ay wala pa daw po siya na ipon na pira. Hirap din po ng kalagayan. Bago pa lang naman po siya nagtatrabaho. Bago pa lang. Dati ba saan siya? Nag-aaral po siya ng grade 10. Hanggang grade 10 lang siya. Grade 10 po siya nung umalis dito. Ay, yun, anak nyo din yung lalaki kapatid niyon? Kapatid ko po yan. Kapatid pala. Nag-aaral po siya dito ng grade 10. Pag nagpasok naman po yun, ay nayaya po pagtrabaho sa Maynila. Kaya naingaya doon sa mga barkada din. Mm-hmm. Pinsanin. Kaya sumama. Si Rhea na, ipapasukin nyo ngayon pasukan ha. Okay. Para hindi kawawa naman yung bata na nandito lang. Taga laba, taga alaga mo. Kawawa naman. Ano yan, habang buhay na po na ganyan siya. Hindi naman po tayo, kahit tayong mga magulang, hindi tayo habang buhay na nandyan para sa anak natin. Maganap boy para sa kanila, di ba? Kailangan nilang tumayo sa sarili na, nilang paa. Kaya kailangan niya ng ano ito, may kaalaman po. Oo, may kaalaman, may knowledge sa buhay, ano, kung ganyan at ganyan, dito na lang din si Rhea, di ba? Pag walang natapos, walang ano, parang ang hirap talaga. Kaya yan, pero ano naman siya, willing naman po siya, ano, na mag-aral. Sinabihan po ako nung guro, kung nahihiya siyang pumasok dun sa school, magmumodule na lang po siya. Oo. Huwag siya mahiya, maging proud siya kung ano man meron siya, no? Kung ano yung meron sa kanya na kapansanan, proud siya para hindi siya mailang, yung parang isipin niya na lang na wala siyang ganun, isipin niya na yun ay binigay sa kanya, pero malay natin, maoperahan yun na ano? May mga public pala na ospital na pwedeng mag-opera dyan. Meron ano? Nung po ay sa Maynila daw po talaga may magaling na sa ganyan po. Specialista na ano? Na doktor. Oo, yun din yung ano, sana may tutulong sa amin para ano, tutulong sa atin Nay, na ano, parang matanggal yung bukol ni Rhea, ano? Malaki pa yung chance niya na makapag-aral. Baka siya pa yung makapagtapos sa mga anak mo, di ba? Masipag po yan, magpaparasulat. Oo, tingnan mo. Magaling po siyang magbasa. Hindi pa po masyado. Hindi po masyado, oo. So, ayun, hindi pala pwede yan na yung malagyan ng pawid kasi wala na palang mga ano. Kaya tingnan natin. Sobrang layo kasi nabilihan ng mga materials dito. Pero tingnan natin na ano, at anuhan ko ng unti-unti lang, no, na gamit. Kaya naman ni tatay na agad akong may ihatid akong gamit, pwede mong ikabit tayo, ano, para ano. Tsaka yun sabi mo, yun yung mahirap na anuhin dito yung sa paa niya. Ano yun? Haligi. Haligi? Di ko alam kung may bilihan dito ng haligi. Kaya ko kukuhaan. Kaya nyo naman kuhaan. Sige tay, kuhaan mo. Yun yung ano natin, ano, usapan natin. Kuhaan mo at
ako ang bahala sa magiging plywood nyo para plywood ang ikabit natin dyan sa may dingding para medyo maano, no? Pero hindi naman po yung plywood na anong manipis lang. Yung maano, kahit nga hardiplex kung pwede, ano? Mas matagal-tagal yun. Tapos hindi pa yun nasusunog na yung hardiplex. Para naman may ano matapos sa bahay nyo at kawawa naman yung bahay nyo. Talagang ano na. Isang liyab lang ng ano yan, lighter ay parang ano na ano. Matagal na po kami dito ay. Matagal na. Pero doon po kami sa kabila, sa upo kung tawagin. Doon po kami naninirahan dati. Okay. Saka po pinalis po kami nung tinitirahan din po namin na lupa. Kaya napalipat po kami. Bakit dito. Pinalis po kayo? Awag ko po. Hindi daw kayo naglilinis. Hindi naman po sa ganun. Dahil po yun sa mga... Inggit. Yun lang. So, ayun. Nung nakaraan na pumunta si Mr. Kumahiling pala kayo nung nakaraan? Opo, bangka po. Bangka? Awa naman itong mag-asawa. Anong bangka? Yung may katig? Walang katig? May katig. Yung sagwanan lang po. Yung sagwanan, oo. Mga magkano ba yung mga ganun? Yung pong ano dito... Yung pong bilihan talaga po dito ay 7,000 po, 6,000. Okay. Pero may gamit naman po, ako lang po kung may, yung gamit na po bago, nakakaminos po pag may gamit na, na binibinta. Mga, magkano po yung ganun? Inabot po ng 5,000. 5,000? Gamit na po. Grabe. Pag may ano tayo, kahit may kahati lang ako, kuhanan natin ng bangka itong pamilya na ito kasi mas mahirap po kasi yung parang ganito na tutulong tayo tas walang matatapos kahit negosyo man lang walang ano kung matapos na tayo sa kanila edi pwede na natin lumipat sa kabilang pamilya na tulungan at least may iwan tayo yung panganap buhay nila, maayos yung bahay nila. Yun yung goal po namin na ano bilang charity vlogger. Ayan. So, ganun po ang gagawin natin, ano, pag-pray natin na, ano, may maging kahati ako sa pagbili ng bangka para mabilhan si tatay ng panghanap buhay niya. At least, hindi na siya matigil sa pag, ano, paghanap buhay. At masyaran ko din kayo ng materyales. Hindi ko po pinapangako na buong bahay yung papalitan ko kasi maliit pa lang naman po akong charity vlogger at wala din po akong ganung sponsor. Kaya pag-pray po natin na magkaroon po tayo ng sponsor para dito, ano? Kahit hatian na lang po kami, ano? Oo, ganun na lang po. So, ayun, anong inulam nyo ngayong araw, Nay? Ano po, isda po na inilaw niya kagabi. Ah, nag-ilaw ka kagabi, Tay? Ano yun, pang ulam nyo lang yung nailaw mo kagabi? Hindi po, binibinta po namin yung iba. Sino po ang taga-benta nyo? Isang po may napunta dito, kinukuhaan na nila kagabi. Oh, okay. Di ba may porsyento pa yun? Ba't hindi si nanay ang magbenta? Wala ko. Wala na kong porsyento pag nandito sa bahay. Umaga po kinukuha dito. Minsan naman po wala. Minsan meron. Oh, okay. Minsan meron may porsyento, minsan wala. Okay. O, oh, taga dito din mga tagalako inyo po. Oo. So, yun, bigyan ko kayo ng pang-ulam mamaya. Bili ka ng ulam ni Nay. Para ano naman. At day off pala ngayon ni tatay. Ano? Kaya ipag-pray nyo po na ano. Kahit maghatian na lang kami sa ano pambili ng bangka. Ano? So, Nay, ako pambili niyang ulam. Maraming pong salamat. Oo. Bili ka ng ulam ni tatay. Yung may sabaw-sabaw baga, manok, tinola, ganun. Ano? Para hindi, ano, hindi laging, ano lang, mga ginakinataan niya tayo, mga favorite niya, ano? Yan yung lagi niyong inuulam, Nay? Gulay po. Gulay. Rito. Anong gulay? Langka po, kahapon ang ulam. Oo, ginataan yun, alam ko. Kasi ganyan yung buhay dito. Bang puro ginataan, dinadaan sa nyug. Ano? Puro ganun ang, ano, makakatagot pati ang mga nyug. Oh. Nandito sa, ano namin. So, ayan, mga mahal kong viewers, sana supportahan natin itong family na ito. Deserve nila. Ilang taon na po kayo, ano, nagtira dito? Ano po, 7 taon na po kami dito. At dito 7 taon, tas ganito yung tahanan nila, nag-tis po sila sa ganito. Grabe, no?
So ayun, sana matulungan natin sila mga mahal naming viewers at sana ipagpatuloy nyo po ang pagsuporta sa aming mga channel ni Marcos TV Channel para mas madami po tayong masyeran, maliit man o malaki ito, masyeran po natin sila, may mabago po tayo sa kanila, may ma-share tayong hanap buhay nila, ay enough na po yun para naman may mabago po sa buhay nila. At thank you so much sa mga nanood, nag-share, nag-comment sa ating mga vlog. At please, do support din po ang ating Facebook page na Alma Vlog. At ito ay katulong din natin sa pag-provide ng pang-ayuda sa ating mga kababayan dito sa Bicol. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.